Ayun, dapat kasi meron tayong quarantines ngayon, pero we are so happy na nandito tayo ngayon. Kasama natin yung mga nagluluto ngayon, nagpa-prepare ng kanilang pananghalian. Ate Kimi, gusto ko bang batiin bago tayo mag-start? Gusto ko pong batiin ulit ang ating palaging nanonood dyan, si Sir Jomer. Oh yes, yan. Sir Jomer, top feeling ngayon. Maraming salamat sa iyong suporta palagi sa amin. Ayun. At saka mag-comment ka rin, Sir Jomer, ha? Ano bang question mga, natin ngayon? Kung may mga questions kayo po, kung paano mag... ano yung mga recipe na maganda sa ganitong klaseng sakit or ganitong if you want to lose weight or if you want na mabusang inyong system or maganda yung skin ninyo or if you're having any constipation problem, anything na sa tingin ninyo makakatulong yung pagjujuice, pwede nyo i-comment, itanong yan at sasagutin namin sa abot na aming makakaya sa aming dalawa ni Wendy, pati yung mga nanonood sa replay. Yes, ayun. At syempre dapat din natin abangan yung ating special guest dito mamaya na titikim ng ating, ano ba tong ating nakahandang juice ngayong araw na to, Ate Kay? Yung tinatawag namin ni Ate Kay na juice up. Na, charge up energy 2. Yan. Recipe kasi last time we had already that one, ayun. Yes. So, pangalawang recipe na po ito. Handain nyo na po yun yung mga papel kung wala kayong ma-ready. Tapos, pwede nyo i-jot down, gawin nyo next time or later on or bukas. O, diba? So, ano ba? Ayun, ano ba meron natin tayo? Okay. Natin, meron una sa lahat, meron tayong tomato. Tomato, ilalabas ng ating broadcast team kung ano ba ang meron sa tomato. Oo, kasi madalas hindi natin nasasabi, nababanggit sa sobra natin. Yes. Ano, no? Dals. tomato, ayan po or yan. Or kamatis sa Tagalog. Mamaya, i-discuss natin kung anong meron dito. But, syempre, it's locally produced at nabibili siya sa mga talipapa at sa mga paborito ninyong mga palengke. At available din sa mga nagtatanim, sa bakuran ninyo, napaka-available. Yes, marami madaling akong seedling nito. Oo, madaling tumubo ang kamatis. Itapon niyo lang, okay na, yes. Di ba? Actually, mamaya na. Ayan. Tapos, pangalawa is, sulat niyo po, carrots. Meron tayong carrots. Ang Tagalog ay carrot with a K. Carrot with a K, yes. Na sinagot ni Sir Jomer na salamat, karaan. Sir Jomer. So, Ate K, babalikan ka rin namin carrot. Babalikan natin. Tapos, meron din tayong orange. Orange. Sa Tagalog, yes. Ay dalandan yata. Dalandan. Kahel. Or kahel. Kulay niya ay kahel. Kahel is, I don't know term if it's sa a term kulay. Yes, sa kulay. And pangalawa, ang pangat, 1, 2, 3. Fourth is apple para pang neutralize pampatamis. At ano ba ito, Wendy? Meron dito, nagpe-preview. May mga damo-damo dito. May out of color dyan. Ayan, Ate Kay, eto, meron tayo, abangan ninyo tomorrow dahil ang ating juice, kung gusto sasabihin nyo namin sabayan, kung ano to. Advanced recipe, meron tayong celery. At meron tayong beetroot bukas. Mm-hmm. Okay, so kung gusto nyo kaming sabayan. I-discuss namin yan kung para saan naman yan. Ito pala, Ate Kay, gusto ko pala i-promote. Ayan, because sige, saan natin ito ay locally ito produced at homegrown. Mm-hmm. Actually, ito ay galing kay Tita Sara Santa Ana ng Deaf po. Ministry. Salamat mula Tita sa Santa Sarah. Cruz. So, pwedeng-pwede po kayong i-PM nyo, i-comment nyo dyan kung gusto nyo ng celery dahil napakahirap maghanap dito ngayon. Pero if you want fresh kapipitas lang, pwedeng-pwede kayong mag-comment down below and we can link you to Tita Sara for fresh celeries. Oo, so, bukas. Yes. At saka, kasi yung celery usually na nabibili natin is, celery is one of the top yung mga halaman na maraming pesticides. So, at saka, so yung maganda, magkuha kayo sa mga locally produced, yes, para alam ninyo na less pesticide yung ginagamit nila or yes, organic pesticide. Ayan, simulan na natin. And ako po ang magjujuice ngayong araw na to. Siya ang magjujuice ngayon. Akong tagahati ni Wendy ngayong araw na to. Yep. Kasi siya yung nakakaano ng recipe. Ayan. O, tapos Wendy, i-discuss muna natin ito. Ang mga, bakit ba ito ang napili natin today na i-share sa kanila? Well, aside from its sweetness and yung zest niya, yung kanyang, it's really giving us energy. Mm-mm. So, ang meron unang-una sa tomato has lycopene. Nung bata, I don't know, Ate Kay, kung naabutan mo pa yung commercial nung mga ketchup dati. Talagang, kasi may pinapakita sa Ate Kay nung nakaraang araw na commercial, hindi ko matandaan, guys. At hindi ko siya na-XB. Hindi. Hindi ko talaga siya alam. Hindi ko alam. Pero kung naabutan ko siya. Pero isa sa mga commercial na natandaan ko noon is yung commercial ng isang ketchup brand. Mm-hmm. Tomato ketchup ng isang brand. Ang ginagamit nila is pinapromote nila ito using lycopene. So, ano nga ba yung lycopene, Ate Kay? Ano nga ba yun, Ate Wendy? Dahil ito yung madalas na makikita sa ating
tomato, mm-mm, yung red, the more red the tomato, the more the lycopene, mm-mm, it has. So lycopene is a beta carotene. Ano? It's part of carotenoids family, mm-hmm, na nagpapatulong to improve our heart health and our eye health. Ah, okay. So bakit yun ba pala syempre, yun sa Ate Wendy? Syempre kailangan to ni Kiko. I think si Kiko Polizon na share mo na kailangan ng improve heart health. Ay, oo, oh, dapat. Dahil kasi baka mamaya, ano, heart beating, hearts beats fast. So, anyway, especially sa atin good na madalas. Good for the heart talaga yung tomato na yan. Yes. Yun siya, isa well-known yan siya for that because of that yung nga, mm-hmm, sa lycopene, dahil lycopene, sa lycopene na yun. Meron din ganun yung carrots. Yung carrots ay napakayaman sa vitamin A. Vitamin A ay papag ano sa mga usually sa mata, sa skin, 'di ba? Yun yun. Oh, bakit tayo do? Ayun, yun sa ayun nga na dinidiscuss ni puno na pala. Okay, hindi salamat, naman tayo. Oh, yan. Salamat talaga sa mga ano natin kaibigan natin nandito sa studio. Pero yung As we were discussing, so carrot ay mayaman sa vitamin A na kailangan ng ating mga mata, especially right now dahil nasa maraming ECQ tayo, maraming nagbabatok sa cellphone. TV, sa cellphone, sa laptop. Guys, you need this to improve your eye health. Diba? So, at yung gusto ko rin pala i-discuss. Tsaka para luminaw daw tayo yung mata, makita mo siya, makita mo sila. Dapat ako yung makita yata. Ay, oo nga. Ay, parang nakita ka na yata. Pakilabas nga po yung ano, yung mga benefits pa nun. Doon tayo sa tomato. Hindi kailangan malinaw ang usapan dito. Ay, ganito. Para nakita kayo ng gusto ninyong makakita sa inyo, may mga mag-tomato juice kayo kasi ito yung mga benefits niya in physical appearance natin. Alam niyo po ba na kapag lagi kayo nag-to tomato juice, yung mga pores ninyo, kaya niyang ipa-shrink yes, yan. Yes, ito yung natural pore shrinker. Yung toner, instead of toner, huwag inom na lang kayo ng tomato juice araw-araw. It's healthy. And, it's good for the heart and the skin. Heart and the skin. And also, yung acne ninyo, it could also prevent you from having acne. Patapos, ano rin siya, high in antioxidant. Yes, and actually, also, gusto kitang i-cut doon sa, ano, sa my skin. It improves skin health. Mm-hmm. Bakit? Kasi it is really rich in antioxidants na nagtatanggal ng ating free radical sa ating mga katawan. Kaya pala siya, Ate Wendy, nakakapag-clear ng skin natin. At pwede. Nakakaputi din ba ito, Ate? Maraming magtatanong, nakakaputi din ba ito? Nakaka-glow siya ng skin, yun ang sure ako. Yes. Nakaka-glow siya ng skin. Pero meron akong alam na na-discover na prutas na merong sariling, kasi di ba yung glutathione, ano yun, yun yung ginagamit ng mga pangpaputi, na gusto magpaputi dahil may effect siya sa, yun yung side effect niya, yung glutathione, may side effect siya na nagpapaputi ng balat. So, meron yung actually prutas na mayaman doon. Later natin yung gagamitin. Gagawin natin yun dito sa juice up. So, abangan ninyo. Oh, by the way, we would like to invite you. Nanonood ka man ng live o nanonood ka man ng replay. Kung ikaw ay interesado at wala kang juicer, willing kaming mag-juice for you. Yes. For just, you know, a good price. A good price. Mm-hmm. Dahil lahat na ito, we would like to support our local market. Mag-comment lang po kayo. Pwede kayo mag-PM kay Kawa Kamalii Wahini or kay Mary Wendy. Mary Glanstar, no? Yes. Ayan. Or you can Michelle, comment down below. Kay Michelle Guzman, kay Jean Arevalo at kay Lines Labrador, kung gusto ninyo mag-order at interesado kayo. Si Tita Michelle, gusto ko itong ano, Tita Mitch, kayang-kaya mo itong gawin, pero kung gusto mo talagang mag-order, we can do it for you. Uh-oh. Kasi ano din ito eh, napakagaling, napakasarap magluto nito ni Tita Michelle Guzman. Dapat matikman natin yan one time. At Tita Michelle, maraming salamat because I saw ang daming nag-benefit po ng inyong mga tulong regard dun sa ano, dun sa ating West Coast, napanood natin yan sa share mo na. Siya pala yung Digisman family. Salamat po sa inyo sa pagtulong ninyo. At nga pala, gusto ko rin pasalamatan, Carol, sa aking Kabisi family na always support me kahit nasa ibang bansa sila. Sila sa Team Egail, especially sa kanilang anak na si EJ, and also sa Tevez family, especially kay Klo, sa Domingo siblings, kay Tita Bing, kay Tito Buboy, kay sa Kumar family. Jana, if you're watching this, you can just mute, just watch it and mute the sound because I know you won't understand most of this, 90%. And also to Samu, hello, and Ate Joy, Ate Des, Ate Girlie, kay Sister Andrea, kay Ate Nida at kay Ate Noka, and
who was always supporting me every time na may mga ganito. Te, dahil bumanat ka ng mga family. Bumanat ka ng support. Mga bati ngayon. Gusto ko rin batiin yung nanay ko na nagre-reklamo dahil hindi ko raw siya binabati. But she's my inspiration. Hello, Tita, also Tita Marie. In doing this. And hi, salamat sa iyong support last time. Ayan, ready na ba tayo sa ating mixture? I think we're ready. Gusto ko nang imbitahin yung ating special guest ngayon, Ate King. Ito, isa to sa mga producer ng ating local Mike food niya dito sa Palawan. Yeah. And sobra, napakadaming ginagawa niya in terms of at community right now silang mag-asawa. Abangan natin mamaya also yung Real Talk after this segment. Through the years po ang title with a very special guest, of course. But right now, habang sinasali ni Ate Kay itong juice na ito, lalagyan natin siya ng pampalamig, konting ice, mas maraming ice. We would like to invite welcome him dito on the stage, para... On the stage. Para siyempre, tumikin ito. Ayan, okay na yan. At nais namin ding ipromote niya yung kanyang produkto dahil this is us supporting our local food farmers production. Okay, so ayan. Kuya Third, may you join us come up on here, stage? Third. Meron ka ng mic. Siyempre, ito rin si Kuya Third ay dito ka sa gitna, Kuya. Ayan. Welcome. Okay na yan. Hello, welcome. Good morning, Kuya. I-discuss mo muna ano yung mga daladala mo bago ngayon. Bago mo tigman to, i-discuss mo muna yan. Habang pine-prepare ni Ate Kay. Good morning. Magpapakilala muna ako. Ako po si Arles Orias. And salamat kay Kay and kay welcome, Wendy. Welcome, Arles. Dito sa inyong show. Salamat sa pag-invite and gusto ko lang pong i-promote yung aming very own na sweet corn, super grande, yung variety. Dito lang po yan sa Palawan. So meron po kaming 6 hectare wow, na 6 sweet corn hectare na wow dinedevelop ng mga farmer. Andami. So ito po ay asosasyon at kami pa lang po yung nagpo-produce nito dito. May nauna but kami po yung tuloy-tuloy, sustainable para yes rin po makatulong tayo sa mga magsasaka nating kakilala. Mm-hmm. Available po ang aming sweet corn ngayon sa Kadiwa. Meron po kami available na 4,000 pieces. Pwede po kayong mamili doon at ng mga iba-ibang gulay na murang halaga. Magkano? Saan ba yung Kadiwa na yan, Kuya Third? Matatagpuan po ito sa Barangay Santa Monica sa Department of Agriculture. So meron po sila doong mga display ng mga gulay. Ang presyo po ay farmer's gate. Napakamura pong halaga. So like talong sa palengke, 100 pesos. Per sa kilo. Kadiwa wow ay 60 pesos per kilo. Ang laki ng so difference. Yung difference, so talagang maganda kung gusto yan, nyo pong yan mamili, may marami pong available na like pinya yes or pipino yan. So mga healthy. Saan ba nila kayo pwedeng i-contact? May Facebook page or number ba na pwedeng i-ano? Pwede nyo po akong i-contact sa aking personal number. Yeah, o kaya i-PM na lang. I-PM na lang down below. Let yes us know. Para mai-connect kayo namin kayo kay Arles. We will connect you directly with Kuya Third. Tingnan nyo, ang laki talaga niya, guys. Kasi at organic ba ito, so Arles? So malaking braso, yes, alam kung malaki siya. Organic. So yung sweet corn po namin, ay binibenta namin ng 3-4-100. 3-4-100, nagtitimbang po siya ng 1.5 kilo. Yun! So, super grande po ang tawag namin. Kumbaga sa sasakyan, grande, ang kanyang siya variant ay super grandia. Yun! Ganun po, malaki po siya. Yes. So, yun lang. Salamat. Alright, salamat din. Kuya Third, gusto namin, siyempre din, dahil mo ikaw ay mahilig sa mga namin gulay-gulay at prutas. Yes. Anong to? Ang halo niyan ay carrot, orange, apple, at tomato. Kamalis. Wow, sarap nito. Sige, healthy, healthy living. Kailangan natin ito ngayon. Kuya, i-rate mo. Sige, i-rate mo. Tikman mo ngayon. Walang bias to. Walang bias. Wala. Dapat we want honest bias opinion para malaman ng ating mga manonood. Ito talagang walang bias si Kuya Third. Sure ako doon. Wow. Yung mukhang inubos niya natin kay agad. Walang asukal to. Wala. Pure. Masarap. Oh, wow. Rate from 1 to 10. Saglit na lang. Rate from 1 to 10. 1 to 10? Siyempre, 10. Perfect score again. Yeah. Salamat, Arles. Salamat, Kuya Third. May re-recommend mo ba ito sa mga ating mga manunood? Yes. Kung kayo po ay nanunood or wala kayong ginagawa, pwede nyo po itong gawin. Yes. Thank very, you. Wonderful very, daw, very healthy. At mas makakatulong ating sa ating kalusugan, lalo na sa panahon ngayon
kailangan dapat natin mas kailangan natin ito para mas tumaas yung ating immune system. Alright. Maraming salamat, Arles. Thank you. Thank you din po for joining us. God bless Kuya, you. Pwede mo nang dalhin yan, ubusin. Gusto mo nang ubusin. Wendy, magpaalam na tayo sa ating mga manonood. Oh, yes. God bless you all. Salamat sa pag-stay at pagtutok sa amin. We will see you tomorrow again for another healthy recipe. Here, dito lang sa Juice Up! Bye-bye!